ceremony hindi papatalo sa motion to inhibit. Oo, makikita nyo naman kahapon na nung nagulat sila na dumating si ano, dumating si DG Bantag sa DOJ, si SOJ dali-daling umalis. Pero bago siya umalis, syempre nagpamedia muna siya. Tapos nung siya'y bumalik, nagpamedia ulit siya. O ito, makikita natin yung mga comment ng DOJ, pati ng mga kapulisan natin patungkol dyan sa hinihain ni DG Bantag na motion to inhibit from yung DOJ. Ito na po. Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na walang duda na nasa jurisdiction ng kanyang ahensya ang mga kaso ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Mas maigi anya na harapin na lang nito ang kaso at huwag nang magdrama. Pakinggan natin si Justice Secretary Crispin Remulla. Ayun o, kasi ang lagi niyang sinasabi is harapin ang kaso, huwag magdrama. Sino ba naman kasi ang nasa matinong ikaw ah, ngayon mo sabihin, SOJ Remulla, na ikaw ay walang bias. Kung ang pagkukomento mo pa towards DG Bantag, laging harsh, laging hostile. Si DG Bantag ba, nag-comment siya sa'yo ng, ano, ng hindi maganda? Nagko-comment siya sa'yo ng hindi maganda after mo nang mag-comment ng hindi magaganda sa kanya. Pero ikaw, kahit hindi ka naman inaano, ang hilig mong mag-comment ng magpatama, para kang laging gigil na gigil kay DG Bantag eh. Tapos sasabihin mo na, lahat ng ginagawa namin dito, evidence-based. Eh kung evidence-based naman pala talaga lahat ng ginagawa mo, bakit kailangan mo pang bastusin ng bastusin si DG Bantag? Na isang 4-star general. Diba? So katulad mo rin na nasa posisyon, bakit kailangan na yung kapwa mo nasa posisyon, kailangan mo pang babuyin every time na makikipag-usap ka sa media? Anong gusto mo? Na ipakita na ikaw magaling, siya hindi? Hindi naman siya nakikipag-kumpetensya sa'yo. Diba? Bakit lagi niyang sinasabi na masyadong madrama, harapin, face it like a man. So ano po masasabi ninyo, sir, na siya ay sumunod na sa proseso sa batas? Ay tama lang naman na sumunod siya sa batas at saka sana lahat ng batas talaga sinusunod niya. So bakit ka magsasalita ng ganyan? Ikaw, being the investigating team, investigating supposedly panel, part ka ng investigating panel para sa kaso na yan, as early as now, parang talagang may pinapakita mo sa tao sa mga interviews mo, nagigil ka kay DG Bantag. Bakit ka, halimbawa man, halimbawa, si DG Bantag talaga yung nagpapatay. Halimbawa, pasayahin na natin kayo, siya talaga yung nagpapatay. Bakit mas gigil na gigil ka pa kaysa kay Roy Mabasa? Yun ang tanong natin. Bakit mas galit ka pa? Kaano-ano mo ba si Percy? Tropa mo ba yan? Kasi kung tropa mo yan, tas ikaw ang nag-iimbestiga, dapat talaga mag-inhibit ka. Kasi ganyan, halimbawa, ako polis. Namatayan ako ng kapatid. Hindi pwedeng ako yung mag-iimbestiga sa pagkamatay ng kapatid ko. Kasi nga, pwedeng yung emotions ko will get on the way of my investigation. Imbes na maging patas ako dahil kapatid ko yun, pwedeng talagang maging personal ako. O, ganyan yan. So, hindi natin maintindihan. Tapos, sasabihin pa nito ni Sir na dapat talaga lahat ng batas sinusunod mo. Bakit yung anak mo hindi naman sumunod sa batas? May narinig ka ba kay DG Bantag? Diba? Ang hilig natin magsalita eh. Ayan. So, ang tanong, kayo po ba? Sinusunod nyo din po ba yung batas? Yun lang naman po. O, hindi ba? Diba? Yun lang. O, sige, play natin ulit. Hindi po, tingnan natin, basta inhibition is not a question. Ayan o, medyo sinasaktan siya dun eh. Tingnan natin, kasi di ba alam nyo naman si SOJ Remulla, laging presko yan, laging matatag yan. Yan din naman ang nagustuhan natin sa kanya nung nilagay siya dyan, tuwan-tuwa tayo eh. Pero yung sagot niya na, tingnan natin. So, ibig sabihin, siya rin sa sarili niya, alam niya na walang dyan nakapuntos tong mga hayop na ito ah. Oh. Hindi. Mabuti naman. Igalang niya ang batas. Ayan o, buti naman. Igalang niya ang batas. Sana lagi niyang ginagalang ang batas. Sana lagi niyang ginagalang ang batas. Sa anak mo kaya nasabi mo 'yan? Na sana anak, lagi mong ginagalang ang batas. Hindi ka na nahiya sa akin.
nasa DOJ pa naman ako, nasa gobyerno ako. Batas ang aking ipinaglalaban at pinaiiral tapos nilabag mo. 'Di ba? Hindi ka na nahiya sa akin? Oh, ibabalik natin ngayon 'yon. Hindi ka na nahiya sa amin, di ano? SOJ Remulla. Ito pang isang abnormal. Oh, si ang naglagay abno. So ang inilagay abno din. Ayan. Oh, si Bucor Acting Chief DG Katapang magsasampa ng kasong plunder versus Bantag. Nagsampa ng kasong plunder. Grabe ah, kasong plunder talaga. Sige, sige, tingnan nga natin yung balita mo, Katapang. Sa isinagawang oath-taking ceremony ng mga bagong hire ng mga corrections officers ng... Yun o, bagong hire ng mga correction officers. Alam nyo nga, di ba, naikwento ko naman sa inyo. Nung nagpunta si SOJ Remulla daw doon, napakabait niya na sinasabi kay DG Bantag na i-relieve ka muna namin, suspended lang muna para to make way for the investigation. Kasi ano eh, medyo nasangkot ka eh. So pahinga ka muna. Ang bait-bait daw. Tapos sabi, ang unang-una daw sinabi ni DG Bantag is, ah, ganun po ba? Okay lang naman po, pero paano po yung mga tao ko? Tatanggalin din po ba sila? Alam mo ang sabi daw ni SOJ, ah hindi, hindi, ikaw lang, magpapahinga ka lang, dito ka pa rin naman. Yung mga tao mo, wala-walang tatanggalin kasi ano lang naman to eh, parang formality lang ito habang nag-iimbestiga pa. Pagdating na pagdating ni Katapang doon, maniwala kayo't sa hindi. That same day daw, sinabihan sila, kailangan alas tres, wala na kayo dito. Ganun sila nakakaawa, iyakan daw sila kasi nga, ha? Ba't kami biglang papaalisin? Akala ko ba walang papaalisin tapos biglang ngayon pinapaalis kami. So agad-agad na si Katapang nagpakita kaagad ng pangil. Bureau of Corrections of Bucor nitong Lunes, December 5, binanggit ni Bucor Acting Chief Director General Gregorio Katapang Jr. na kakasuhan niya ng plunder case o pandarambong ang dating namumuno sa Bucor na si General Gerald Bantag. Kasama sa DG, sana naman lang kung talaga nandambong ka. Sana nabigyan mo man lang si Boss Dada kahit pang gasolina nung nagsama-sama tayo kahapon, di ba? O talaga o. Oh. Ang laki naman pala ng, ano ma'am, kakasuhan ka ng plunder dahil sa pandarambong, saan ka naman? Sa mga kakasuhan, ang mga involved sa pagre-release ng budget na di angkop sa proyektong ginagawa ng Bucor sa kanilang mga penal colonies. Very frustrating kasi... Nakita mo yung ano, yung style nito ni Katapang, yung mukhang mabait, mukhang anghel, mukhang paawa. Huy, kayong may kasalanan kung ba't namatay yung support po. Nakakahiya kayo. Wala po kayong moral ascendancy para maawa sa mga preso dahil dun sa mga pulis natin, 44 yun, di kayo naawa. Pinagpapatay yun dun, pinadala nyo dun, walang backup. 10% na yung nakuhang pera, ang percentage of work is only 60 to 65. So napaka frustrating yung dalawang penal colony na binisita namin, yung Palawan at saka yung sa Davao. So sir, ito lang masasabi ko sa iyo. Well, ano po, ang team po ni Team Bantag ay well documented. Lahat po ng mga yung inaakasan nyo sa kanya. Just make sure that it will fly. Kasi it only shows talaga na nilagay ni SOJ Remulla itong tao na to dyan para maghanap ng mali at masirain pa yung credibility ni DG Bantag. Now, kung kayo talagang naniniwala na guilty si DG Bantag sa kaso ng double murder kay Lapid at dun sa namatay na inmate, bakit nyo pa kailangang maghanap ng mga pangit para lang sirain yung kanyang kredibilidad at pagkatao? Eh, sa totoo lang po, sir, sa korte po, hindi na ano po yan, evidence-based. Hindi po katulad ng ginagawa ninyo ngayon na trial by publicity. Kung kayo talaga naniniwala na kriminal yung tao na yan. Kasi kung naniniwala kayo na talagang kriminal yung tao na yan, yung tao na yan, kriminal, let the evidence speaks for itself, ika nga. Diba? Dapat ganun. Eh, hindi eh. Mahina ebidensya natin. Katapang, punta ka dun. Tapos lahat ng mali,
i-expose mo lahat kahit yung nagsisex na ipis. Isisi mo kay DJ Bantag lahat, kabayo, isisi mo 'yan.